Hello, guys. It's me again. Gusto ko lang update kung ano yung nangyayari. Kaya hindi pa ako napapag-post ng mga songs ko. Kasi po, positive po ako ng Omicron. And nag-test po ako last Thursday. At ayun nga, nagpositive po ako. At naka-quarantine po ako ngayon dito sa bahay. Tapos kapag kailangan kong gamitin yung toilet, kasi walang toilet dito sa room ko, pinimessage ko sila sa WhatsApp. So ito yung ginamit ko na kit. Gusto ko lang po i-share. Nabibili ito sa Watson, sa 7-Eleven. Can shop at $108 po yung ano niya, yung presyo niya. At saka asan ko ba nilagay yun? Ipapakita ko yung ito, yung pinakaayaw natin na positive, di ba? Ayaw na ayaw natin yan. Nag-start po ito nung Martes, ang alam ko eh. Matatandaan ko Martes. Ang katina ng lalamunan ko. Kaya nag-herbal candy na ako. Pero, hindi ko naman talaga inaasahan na mag-positive ako ng Omicron. Kasi ang pagkakaalam ko lang, kasi malamig ngayon eh. Malamig ngayon, kaya ang alam ko na, yung normal lang ba? Sisipunin ka, ganun, ubuhin ka. Wait lang guys, sumatawag si mama kasi pupuntahan niya ako dito, magbibigay siya ng pagkain ko, pero dun lang siya sa may baba. Hindi ko siya pwedeng imit. Wait lang po ah. Yung pong gamot na ginamit ko, na iniinom ko, ilagay ko na lang po sa description. Paki-check na lang po doon. Yun po sa unang sa nung Martes, makatina po yung lalamunan ko. Hanggang nung madaling araw ng Huwebes, ayun na siya. Grabe na yung ubo ko na madaling araw ng Huwebes. At sinabi ko na sa amo ko na bumili nga ako ng testing kit at itry ko siya. Pinakita ko sa kanya, ayun nga, positive. Mahirap, pero kailangan mo lang talaga siyang aluhin. Yung labanan mo lang siya. At take note po ah, katatapos lang po ng vaccine ko, third vaccine ko nung February 16. At ito, nag-positive pa rin ako. Ang sabi kasi ng article, kahit na kumpleto ka ng bakuna, kahit kumpleto ka ng bakuna, hindi pa rin maiwasan na magkasakit ka. Pero, yung immune system mo, yung body mo, kaya niya nang labanan yung matinding virus na kakapit sa'yo. Hindi na siya yung gaanong, hindi ka na niya gaanong pahihirapan pa. So, hopefully, maging maayos ako sa mga susunod na araw. Ngayon, pang second day ko na siya. At, sa ngayon, meron pa rin akong lagnat, barado ilong ko, at ito, inuubo pa rin ako, masakit yung lalamunan ko. Mahirap magkasakit na malayo sa pamilya. Pero, kaya natin yan, ganyan talaga eh. Lahat naman tayo, hindi naman may iwasan yan. Kaya, mag-iingat po tayong lahat. At, huwag po kalimutan magsuob. Maganda po siya. Lagyan lang po ng asin. Umaga, tanghali,
at bago matulog. Mas maganda po yun. At every 4 hours po ang pagtik ng medicine. So, update ko po kayo ulit bukas. Thank you. At ingat po tayong lahat. Hello! Nagsusuob ako. Nagsusuob po ako. Kailangan na magsuob. Wait lang. Ang ginagawa ko para lumabas talaga yung ano niya, init. Meron akong kutsara. Kasi nahalo-halo ko lang siya. Para yung singa, yung init ng tubig. Sisingaw talaga siya. At nilalagyan ko siya ng 3 spoon na sea salt. Okay. Again. Kailangan lang talaga tayo magsuob 3 times a day. Hello po. Pang third day na natin ngayon. Medyo humupa na yung lagnat ko. Tapos ko lang maligo. Tapos, eto, naka-prepare na yung pang suob ko. Magsuob muna tayo. Kailangan na kailangan yan. Okay. Dito ko may maya. Mamaya po ulit. Hello po. Hello po. Pang-apat na araw ko na ngayon. At wala na akong lagnat. Pero, itong sipon ko. Hindi ako makahinga sa ilong ko. Barado talaga. Konting ubo na lang. Siguro, bukas, okay na sana ako para makapagtrabaho na ako kasi yung mga amo ko nahihirapan na. Minsan sila yung nagbibigay ng pagkain ko pero minsan nagpapadeliver ako. At saka ngayon, ang iniinom ko ng gamot ay Robitussin at Coltaline kasi wala na akong Panadol. So, ayun po. Kailangan, napakalaking tulong yung suob sa akin. Nararamdaman kong, ano, maganda sa, after na magsuob, maganda sa pakiramdam. Lalo na pag tatlong beses nyo siyang ginagawa sa loob ng isang araw. At magpahinga lang. Mahirap, pero kaya naman siya. Buti na lang nagpabaksin ako, kasi kung hindi, baka na masyadong malala. So ayun po. Mag-iingat po tayong lahat. At sana wag na po muna tayong lumabas hangga't maaari. Kasi madali po makahawa si Omicron. Hindi po siya gaanong kalala ng sa inaakala natin, pero mahirap pa rin siya. Salamat po sa lahat. Good day po sa lahat. Ito lang po yung pang-fifth day ko sa Omicron na ito. At masaya po akong ibahagi. I'm feeling better. Nakatulong po sa akin yung pagkakaroon ng booster, yung third vaccine, kasi naging mild ang symptoms ko. Hindi siya yung severe. At hindi ko na kinailangan na pumunta ng doktor. Hindi ko po kailangan pumunta ng center para kumuha ng gamot. Which is yung ibang tao, yun ang ginagawa kasi meron silang malalang sintomas. Thanks God, I'm okay. At para po sa lahat, kagaya po ng lagi kong sinasabi, stay safe. At kung maaari, mag-stay muna tayo sa loob ng bahay ng ating mga amo kasi hindi po talaga maiiwasan na mahawaan ng Omicron na ito kasi mabilis po siya. Ngayon po ay Martes at nag-start po ako nag-quarantine nung Huwebes. So, kailangan ko nang mag-test bukas at sa Huwebes. Kapag nag-both negative na siya, is pwede na akong lumabas at magtrabaho na ako.
Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng nagpray para sa akin, sa mga kaibigan ko, and to all my family. Thank you po. And again, to everyone, thank you for watching this video. And please do subscribe to my YouTube channel. And yours truly.